Oh, good morning mga karusi. So meron tayong Rusi RFI 175 dito. Ang problema is nawala yung remote control niya. So ayun, hindi na umandar. So ngayon, medyo may kamahalan ang original module ng Rusi 175. So ang gagawin natin, kakapitan natin siya ng ibang remote. So ito yung remote na gagamitin natin, ipapalit natin doon. Ito non-talking alarm system. So ito yung ipapalit natin. Pero gagamitan natin siya ng dalawang relay. So ito yung dalawang relay na gagamitin natin. Yung isa para doon sa kill switch, at ito namang isa para sa main switch dito, para kahit paano baka open din ng fuel tank at saka seat lock. So ito, so dalawang relay yung gagamitin natin. Okay, so simulan na natin. Okay, so ito na yung wirings niya. So ang unang ikakabit natin dito yung orange at saka red. So ito yung una, orange at saka red. So itong red dito niya natin ikakabit sa red din na ignition switch. And then, itong isa, itong orange dito sa black. So, nakabit natin. Okay, so ito, nakabit ko na yung orange papuntang black, at saka itong red papuntang red din, positive ng ignition switch. So, okay. So, next natin yung yellow, dalawang yellow. Itong dalawang yellow papuntang signal light. Kahit magkabaliktad ang kulay, kabit muna natin ha. Okay, ito yung dalawang para sa signal light sa right sa left. So dito natin ikakabit yung dalawang yellow. So kabit muna natin. Okay, so ito nakabit ko na. Ang ginawa ko, inipit ko na lang sa socket yung dalawa. Okay, meron tayong subscriber dito, bagong subscriber, si Sir Paul. Sir, kaway-kaway naman yan, sir. Oh, meron din siyang Rusi RFI 175 na yellow. So, ba. Salamat, sir, sa pag-subscribe. Nakakalimutan ko palang patingin sa inyo, yung kulay na nilagyan ko is yung sky blue. Itong sa signal light, sky blue at saka orange. So yan ang kulay na dapat kabitan para sa signal light. So dito, ito na naman ang black. So itong black, ground ito, papuntang, ang kulay ng ground ng RFI, Rusi RFI is yung green. So dito ako ikakabit yung black sa kulay green. Okay, kabit mo natin. Okay, so ito nakabit ko na yung kulay black ng pamutang remote. So itong black, putang green, body ground. So green ang kulay ng kinabitan ko ng black. Okay, so next natin itong blue. Itong blue papuntang starter relay. So doon natin ikakabit yung, so dito natin ikakabit yung kulay blue dito sa starter relay. So lalagyan muna natin ng dudugtungan muna natin ng wire para umabot doon sa starter relay. So ikakabit muna natin. Okay, so ito na yung blue.
So yung kulay blue, pinabitan ko ng ibang wire, mataas na wire. So yun, puntang starter. So, ito yung pinalabasan. So itong wire na to, ikakabit natin sa kulay pink. So kulay pink, so yung sa starter switch. So kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, magkaiba yung kulay nya dito sa kabila. So dito natin ikakabit sa pink. Okay, so ito nakabit ko na yung para sa starter. Okay, yan. Okay, so next natin is itong gray, kulay gray. So itong kulay gray papuntang kill switch. Pero gagamitan ito natin ng relay. Okay, so ito yung gagamitin nating relay, papuntang kill switch. So itong brown, ito yung papuntang kill switch, itong kulay brown. Okay, so puputulin natin. Okay, so ito, hindi ko na lang pinutol yung wire, tinanggal ko na lang siya mula sa kanyang socket. So ito na yung dalawa. So magkaibang kulay, di ba? So ito, dudugtungan natin ang dalawang wire papuntang ibaba. Okay, so ito na yung dalawang wire na papuntang kill switch na pinutol natin. So ito, yung dalawa, so, lalagay natin sa ibaba. Okay, so ito na yung dalawang wire, yung kulay brown saka yung karugtong ng kulay brown. Okay, so ito na yung relay na gagamitin natin papuntang kill switch. So itong 30, number 30 at saka number 30 at saka 87A, 30 at saka 87A, ito yung papuntang kill switch. So itong dalawa, kahit magkabaliktad pa yan siya, okay lang yan. Kahit itong 30 dito, 30 dito, okay lang yan. Kahit magkabaliktad, basta yung 87A at saka 30 ng relay ay papuntang kill switch, yung kulay brown na pinutol natin, yung dinisconnect natin, disconnect yung magkabilang socket. So dito yung ikakabit. Okay, so ayun, nakabit ko na yung 30 at saka 87A papuntang kill switch, yung pinutol natin. So ito namang gray, itong gray is papuntang 85. So itong gray papuntang 85. So dito sa relay, ito yung 85. Ito. So ito yung 85. Okay. Kulay gray papuntang 85. Okay, so ito nakabit ko na. Gray papuntang 85. So ito namang 86. Ito yung papuntang positive. So hanap tayo ng positive dito. Ito positive to. Ito yung black. Itong black positive to. So dito natin ikakabit yung 86 ng relay. Kabit muna natin. Okay, so nakabit ko na yung 86 sa kulay black. So positive tong kulay black. So review ko lang, itong 30 at saka 87A papuntang kill switch, ito dalawa, at saka yung 85, ito yung papuntang remote control kulay gray. So ito yung kulay gray. And then yung 86 naman sa relay ay papuntang positive. So dito ako nagkabit ng positive, kulay black. Kahit saan
Kung merong kulay black, positive yan. Okay, so kung mapapansin nyo, itong kulay pink. So hindi na natin to kailangan kasi nga battery operated yung nilagyan natin ng remote. Magagamit lang itong pink pag ang nilagyan natin na remote na motor is yung may primary coil. Okay, so nakabit na natin. So ayusin muna natin yung mga wires niya para hindi masyadong pangitingnan. Okay, so naayos ko na yung mga wirings. So yung relay, dito ko nilagay yung relay. Kabit. So ito na yung wirings niya. Naayos ko na. So shout out sa mong manager dayo, Sir Danilo. Sir, shout out. Sa mong driver, assistant mechanic. Okay. So ito na yun. So, naayos ko na. So next is yung isang relay natin na gagamitin para sa main switch, main ignition dito. So ito yun. So ito yung isang relay na gagamitin natin. Okay, so ito na yung isang relay na kinabit natin para sa main switch dito. So itong 30 at saka 86, 30 at saka 86 papuntang ground. So dalawa sila magkasabay papuntang ground. Ito kulay green ground. So 86 at saka 30 magkasabay, magkadikit papuntang ground. Itong 85 ng relay dito ko kinabit sa yellow, kulay yellow. Kahit saan dito pwede. O, kulay yellow ito ng module ng remote control. Okay. So, itong isa naman, itong 87, ito yung 87 ng relay. Dito natin to ikakabit sa papuntang knob light, solenoid o knob light. Ito, itong kulay na to, ito, itong socket na to, yellow na may yellow line. So ito yellow, white na may yellow line, white na may yellow line. So ito yung papuntang knob light, papuntang ignition. So dito natin ikakabit yung 87 ng relay. Okay, kabit muna natin. Okay, so nakabit ko na yung number 87 ng relay papuntang solenoid or knob light. Oh, ito yung kulay na white, white na may yellow line. Okay. Ayan. Lalagyan muna natin ng tape para malinis tingnan. Okay. Okay, so naayos ko na yung mga wire. So ito, dito ko nilagay yung module niya, module ng remote at saka yung alarm speaker, alarm speaker niya. Ayun. Yung ito yung relay para sa knob light, sa solenoid, yung para sa lock ng lock ng seat lock at saka yung sa gasoline. So ito naman yung relay para sa kill switch. So itatry muna natin. Ito yung remote nya. So i-check muna natin. Okay. So double press yung starter. Ayun! Andar! Try natin off. Ayun. So yung seat lock naman, ito yung pipindutin din natin kapag in-open natin yung upuan. Okay. Ayun. Oh.
Umana, oh. Okay. Umana. So, balik natin start. Yun. So, ang problema nito, itong original natin na push button ng starter, hindi na ito gagana. So, i-off natin, ha. Tapos, balik natin start. Ayun na. Yun, oh. Hindi gumana. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng ibang linya. Itong switch, ibang linya, papuntang starter relay. So, gagawa tayo ng ibang linya papuntang starter relay. Okay. So, gawin muna natin. Okay. Ito yung starter line ng original switch dito. Dudugtungan ko lang to. Itong dalawang wire papunta dito sa ibaba. Okay. Okay, so ito na yung dalawang wire ng starter line na dinugtong ko dito. Ito yung kulay yellow na may liner na orange. At saka green na may liner na black. Ito yung sa pang brake light. So ang isa, mapapansin nyo, ito yung sa starter line ng module. Ito. Ito yung starter line ng module na papuntang starter relay. So dito po ikakabit yung isa. Itong galing sa push button ng original button ng starter. So dito ko ilalagay yung isa. At saka itong isa naman, doon ko ilalagay sa brake light switch. Sa brake light switch ko ilalagay itong isa. Okay. So, tap natin. Okay, so itong isa, natap ko na dito sa starter line, papuntang starter relay. Itong isa naman, dito ko itatap sa brake light switch. So ito. So itatap ko muna. Okay, so ito, natap ko na yung isa dito sa brake light wire, kung green na may liner na yellow. So ito, green na may liner na yellow, yan yung brake light wire. So dyan ko ikinabit yung isang wire na galing sa switch. Okay. Yun, so nakabit ko na yung dalawa. So okay, dito naman sa relay, inanggal ko siya sa kanyang socket. Ito. So ito yung sa starter line, yung kulay blue. Inanggal ko siya sa kanyang socket. At saka itong isa, ilalagay ko ito sa green. Iba body ground ko ito. So dito ako kukuha ng ground sa green. Itong isa pupunta dito. Okay, so naikabit ko na sa green na body ground ko na. Actually, pwede naman ito magkapalit. Kahit itong pink, pwede natin i-ground. Itong yellow na may liner na red, pwede naman dito sa starter line. So, pwede magkapalit. Okay, so try natin. Gagana. Ayun, mandar. So, okay na. So, nagamit na natin yung starter line dito sa push button. Gumawa lang tayo ng ibang linya. So ito na yung ginawa kong ibang linya. Ito sa starter line galing sa push button. At saka itong isa, kahit naman magkapalit to, okay lang. Sa body ground dito sa green. So yung isang wire naman, doon ko ikinabit sa brake light. Okay, so balik na natin yung mga cover. Okay, so nabalik na natin lahat na yung mga cover. Tapos na nating naikabit lahat. So ngayon, ititest na natin yung kanyang remote. Saan remote mo? So ito yung remote niya, guys. So, ititest natin
Okay. We start. Test natin, start. So ito, dalawang pindot ng starter sign. Okay. Sa dalawa. Ayun. Andar. So papatayin natin itong sa unlock sign. Yun. Start natin ulit. Dalawa. Yun. Okay. So dito naman itong ginawa natin ng ibang linya, itong dito sa starter button, so i-off natin. Off. So i-start natin ulit. Ayaw, pero i-press natin yung brake, ganun pa rin. Ayun. Ay, balik natin yung, hindi na balik yung kill switch. Ayun, andar. So nagamit pa rin itong starter button ng original. Okay, so dito naman sa main switch, i-double click nyo lang tong unlock sign. Double click, saka nyo siya ma-on. Okay, off muna natin. Yun. So double click lang yung unlock sign. Ayun, na-on na siya. O, diba? So yun lang. Start ulit. Ayun, pwede nang buksan yung gas saka fuel. Ayun. Dito lang. Dito tayo pinura. Okay. Okay, ayun. So, off natin. Off. Okay, so, dito naman sa alarm. Sa anti-theft. So, isiset nyo lang to. Itong lock sign. Pindutin nyo lang. So, automatic nakasit na yon. Pag tatouch mo yung motor, yun. Touch mo pangalawa. Yun. Okay, so paano rin i-off? I-off, pindutin nyo lang tong unlock sign. Yun. So, okay na guys. Okay na mga ka-RFI. So, hope na nakuha ninyo ang akong pag-wirings. Pwede ra ka muna. So, pwede ra kayo na rin yung gumawa. Kabit ng sarili nyong remote control. Okay. Thank you for watching guys. Rosimic, subscribe lang mga tol.